Hi guys, welcome back to Days with Kath. Today's episode will be a little bit different compared to the previous videos that I've already done. For today, instead of sharing with you my makeup tips and techniques, I'll be touring you in one of my most ever favorite cities in Europe. One of the perks of my job as a cabin crew is that I get to travel to places I've only dreamt of. Mga lugar na hindi ko man lang naisip na mapupuntahan ko ever in my life kung hindi ako naging cabin crew. That's why I want to share with you this experience. That's why I'm welcoming you to KATRAVELS to Rome! Welcome to Rome, and now we're walking going to Colosseo. Sana tama yung direction na pinupuntahan namin. That's why Rome is one of my favorite places to go. Kasi kahit saan ka tumingin, very scenic. On our way to Colosseo, we passed by this very beautiful building, and it's called the Monumento Nacional a Vittorio Emanuele. And this is named in honor of the first king that unified Italy, Victor Emanuele. And we're here. So ayan, may nagbebenta sa amin ng ticket para pumasok sa loob. Sa Pinas. Oh, hi kayo sa kanila. Hi. Why Colosseum na why? Mag-hi kayo sa mga kamag-anak niyo. Batiin niyo po one sila. One of the most wonderful place in the world and thousands of people entering in Colosseum every day, day by day. Oh, 'di ba? Madami daw. Thousands of people not only this one, all over the world. Imagine look. Okay. Oh, sige po, Mami, ikot muna kami. Sigurado kayo? Opo, salamat. Thank you. Ilang kayo ba? Anim, kapag na-decide kami na pumasok, kayo pupupuntahan namin. Yan, ito ang entrance, yung ang exit, yan ang palatan here in Roman Forum. Ano pong tawag? That is the Roman Forum. Roman Forum and Palatine Hill. The Palatine Hill, that is the house of the first emperor of Rome. Augustus Gustavus. Augustus Gustavus. It was written also in the Bible. Ah, interesting. Yes, this is the reason why I invite you just to visit that one. Sige po, pag-isipan namin okay, kapag ano. Sige na. Dito-dito lang po kayo, di ba? O sige, kapag nagbago isip namin, kayo pupuntahan okay. Namin. O di ba, kabog si Mami, siya na nag-explain ng tour. The Colosseo was built on 70 AD, and it's also called the Flavian Theater. And before, it was used to recreate wars, and they use it for concerts as well. Pero nowadays, as you can see, it's just one of the tourist spots here in Rome. You can do a tour according to them for 35 euros wherein you go down at the basement of the Colosseum. Hi! And you can go on the top as well for the tour. Tapos, after the Colosseum tour, kung may time kayo kasi it takes 2 hours, for us, wala naman kami masyadong time. So we're not gonna do that. Pupunta rin kayo dun sa forum where they used to do their meetings, council meetings, ayan, yata, I guess. So, ayan, that's about it about the Colosseum. We already took our selfie, so now we're gonna go ahead to our next slide. So now ngayon, we are at the Trevi Fountain, and we're gonna make a wish. It took us, what, 20 minutes para makarating dito from Colosseo. And share ko lang, according to the legend, we need to throw 3 coins down. Kasi ano, the first coin is for us to come back on your left shoulder daw. Yay! You have to throw it on your left shoulder. Tapos yung first coin is for you to come back to Rome. Second coin is for romance. And the third coin is for you to get married. So, hindi ko nagkatotoo kasi ginawa ko siya before and I'm getting married soon. So now we're gonna start throwing. Ang pangit kasi against the light, hindi nyo makita yung fountain. This is the Trevi Fountain. Nung dumating kami dito, sobrang dami ng tao. I would suggest kung pupunta kayo dito, gawin nyo ng medyo mga hapon or sobrang aga. Kasi as you can see sa video, sobrang bright. And even if you try to take pictures, lahat against the light. She's throwing her coin right now. Tapos ako naman yung susunod. Isa na lang kasi nangingi lang din ako ng barya. Tsaka anyway, I already made 3 wishes in this place. And yun. And if you're wondering where does this coin go, according to my research, kinokollect nila to. And then they establish like a grocery for the poor people.
So, dapat daw, you will throw it on your left shoulder. So, I'm gonna make a wish now. And throw. Matching. Ooh, gelato in Trevi. Because your Italy trip will never be complete kung hindi ka kakain ng gelato. Here's my gelato. So now I have to pay. How much for this one? 4 euros. Oh, sarap. I'm gonna eat my gelato. Sana hindi siya makalat. Mmm. Eating my gelato in Trevi. And here we are at the top of the Spanish Steps. And now we're going down to take a picture from there. Yung Spanish Steps, it has 137 steps. So kung manggagaling ka sa baba, good luck. Punta na tayong Vatican. Or perhaps, baka pwede tayo kumuha ng bus from there. Magtanong-tanong tayo. No, thank you. Ayan, isa pa yan sa ginagawa nila dito sa Rome. Namimigay sila ng bulaklak. And ikaw, pag first time mo, isipin mo. Free. Sweet naman nila. Kasama sa attraction, namimigay ng bulaklak. Tapos, kapag nakuha mo na, hihingan ka nila ng pera. Ayan, but anyway. Meron akong super wonderful experience dito sa Spanish Steps na to. Hindi ko to makakalimutan. Kasi nagpapapicture ako dito nung first time ko. Nabagsak nung kalipad ko yung camera ko. Chinismis ko talaga. At nasira niya. And siguro you're wondering how come it's called the Spanish Steps when all along we're in Italy. Actually, the steps were named after the plaza. This is the Plaza España. Because the old Spanish embassy used to be in this area. From the Trevi Fountain, papuntang Spanish Steps, it'll take you maybe like 10 minutes of walking. Hi guys! So ngayon, nandito na tayo sa Vatican City. And behind me is the St. Peter's Cathedral. It's actually a basilica, not a cathedral. It took us, 30 minutes from Piazza Venezia, that's close to Trevi Fountain. We took bus and medyo natagalan kami kasi hinanap pa namin yung bus na kailangan namin kunin para makapunta dito. And finally, ayan, nandito na kami. The weather is amazing. The sky is clear. For now, bibili muna kami ng mga rosary. Tapos, we'll try to get it blessed sa loob ng St. Peter's Cathedral. So, ayun na nga. After nating manggaling ng St. Peter's Basilica, nandito tayo ngayon bumibili ng souvenir para sa wedding. Rosaries from Vatican. Tapos, babalik tayo ulit dun sa loob para ipabless natin, para bigay natin sa lahat ng guests. Holy water. Siyempre, nasa holy place tayo, nasa center of the Vatican tayo, kaya may holy water siya, and laging lumabas dito, kaya dito ako kukuha ng holy water. Ayun, salamat kuya! So, this is the holy door. According sa guide, itong door na to is only opened every 25 years. Asan si kuya? Kasi gusto ko malaman kailan siya ulit bubuksan. Sarado lang yan last year eh. One year ago last siyang binuksan. Pero every 25 years binubuksan. Yun. Diba nung last year, year of Jubilee? Kaya binuksan siya nung 2016. Inside the Vatican, St. Peter's Basilica. Ayan. Hindi ako pwede masyadong maingay kasi medyo out of focus.
kasi baka magalit sila sa akin pag maingay ako. Nandito yung original na Pieta. Ayan, yan yung gusto ko makita. Pieta. Let's have a look at Pieta. This is done by Michelangelo. Yeah. Right? This is the image of Mama Mary cradling Jesus after he died from the cross. Isn't it beautiful and sad at the same time? How it looks. They say that at the heart of the St. Peter's Basilica, the Apostle St. Peter is buried. Ito yung list ng lahat ng naging pope. After namin lumabas ng St. Peter's Basilica, sinamahan kami ni Kuya Marcelo para ipabless yung rosary. Hindi ko na siya naisama kasi hindi na rin ako nag-video sa loob. Pero it was such an amazing experience kasi after namin mapabless yung mga rosary, inoffer kami nung priest na i-bless din niya kami. It was such a wonderful experience. Sobrang goosebumps talaga ako the whole time kasi it was just very surreal. Anyway, ayan, after a long day of going around Rome, nagpakapagod ng nakagis at naglakad ng sobrang dami. Kakain na kami! Hi kayo, guys! Hi! Ayan, sila yung mga kasama kong napagod. Ayan yung food namin. Of course, a complete experience. Pasta, risotto, pizza, frito misto, and parmigiano. Let's eat! Hi guys! So ayan na nga, I'm back at the hotel and natapos na yung tour for Rome. What time did we leave the hotel? Umalis tayo ng 10:45 and right now ang oras ay almost 8 o'clock. So that's 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 9 hours. And in 9 hours, we managed to tour most of the important places dito sa Rome. So most of our layovers, ganito lang yung nangyayari. Because most of the time, meron lang kaming 24 hours to enjoy a destination. So kasi kami, we try to maximize our time as much as we can. And for me personally, what I do is, before I go to the destination, nire-research ko na kung saan ko ba talaga gusto pumunta, ano yung mga kailangan kong i-prioritize. And yun yung pinupuntahan. Super good thing about Rome is that you can almost walk sa lahat ng pupuntahan mo kasi magkakalapit lang talaga sila. Hindi na namin napuntahan yung Pantheon, but actually it's on the way na rin. Pero since naghahabol kami ng oras kasi gusto talaga namin pumunta ng Vatican. So, one tip as well, kung pupunta kayo sa Rome, just wear comfortable shoes kasi sobrang daming lakaran. And for now, magpapahinga na muna ako kasi super inaantok na ako, pagod na ako, sakit na ng paa ko. Although nag-enjoy ako, hindi ko na kaya, kailangan ko nang magpahinga. So, for now, I'll just be saying goodnight to everybody. This has been Days with Kath. I'll see you next time. Bye-bye! Melted na talaga yung makeup ko. Kasi sobrang layo ng nilakad namin. Tapos, ay!